Good morning guys, for today's video is papakita ko namin sa inyo paano paggawa ng undak, yung ginagamit namin panghuli ng isda. Alright, so tingnan natin, let's go. So ayun guys, gumagawa po sila ng undak. Tingnan natin. Maliliit lang na tangsi. Ito. Ayan guys. Anong size na yan? Taga? 5.70. Tapos ang nylon 0.30. Nylon 0.30 ang size. So ayan guys. Ang taga 5.70. Ayan po. Yan yung paggawa ng undak. Yan ang ginagamit namin kahit walang kain. Tapos nakakahuli ng isda. So ayan. So ayan na siya. Ayan na po yung ano. Ayan na yung tsura ng undak. Tapos itatali na lang yan. Itatali yan para maging ganito na yung itsura niyan. So ayan guys, ayan na po yung itsura niyan. Ito yung area na lang yan, panghuli na lang ng isda. Ito yung finish na ginawa nila. Yan po. Ito yung pinakadulo niya, yan. Yan, ganyan siya guys. Pinatali lahat. Pag inihulog na sa ano, sunod-sunod na. Ayan po, so dalawa silang gumagawa, si Tay Miguel at si Tito. So mag-ungundak kami mamaya at saka yung mag-aari yan ng kitang. Ayan po, ayan. Nakahiwalay pa yan. Tatali pa yan isa-isa. Iba-iba kulay. Yung maliliit na yan, ito po yan. So yung sample. Ito. Dito sila kumukuha. Okay, ito. Ayan. Tapos yan. Tapos ito. Bakit? Isda. Ito. Ang tawag yan? Crystalline. Crystalline. Ito, stambre. Estambre. Yan lang po, yan lang yung ginagamit paggawa ng undak. Napakasimple lang pero ang daming nakukuha na sida. Alright. Kani may makadugay. Di kristalin. Puti kayo. Hagpaton. Ini ilang disdan ah. Bukan sekali. Guys, medyo makuti siya, no? Gawin. Maliliit. Maliit yung taga. Maliit pa yung nylon. Nylon 0.25 ang nylon. Maliit pa yung lagyan, 0.30. Tawag nito, crystalline tawag nun. Crystalline. Ito yung pampaakit sa isda. Tapos stambre ang pamain. Stambre pa lang po. Ang kulay red na yan kanina. Guys, napakaliit. Pag medyo may nahinay yung mata na ko.
Hirapan na ito gawin. Hirap talaga ha. Dito rin yung magawa. Pinagpitan. Sipihin mo. Okay. Sipihin mo sa papa. Yan guys, tapos na. Sinilag ka suto si kay Tengka. Tana ma. Kamaumangundak. Kamauhi mo. Ganda ng kulay. Ah, magkaiba ba pala yan? Pag green. Alternate man yan. Okay. Pagkabit, alternate pula green. Lahat ng kulay mayroong crystalline. Okay. Tapos pagkabit yan, alternate na. Isa nito nangyari sa unahan, tapos isa rin nito yung kasunod, tapos ito isa rin. So yun, mabalik-balik lang yung pagkanyan, pag-arrange, i-alternate lang. Magagandaan ito guys, naunda kasi wala kayong puhunan pampain. Ang puhunan nyo lang ito, si bibili nyo talaga to. Stamre crystalline, stamre lang crystalline. Ito ang taga, si tinta ito, isang tali nylon yan, si tinta lang, ang dami na. Isang taong nga ang gagamitin, ang dami mo nang magagamit sa alagang 70 pesos. Yan. Dito lang muna guys, tingnan natin mamaya pag tali na nila yung ano. Mamatali na ho. Eh, tatali na pala. So, stitch lang muna guys. Nag-uumpisa si tatay magtali. Tapos lang tayo ng kunti. Para makita natin. Pula. Ayan. Yung inuuna niya is yung pula red. Pula red na may halong stambre. Ayan. Sa pagitan. Yung pagitan. Malayo. Malayo. Isa. Ano yan? Kalahating dipa yung distansya? Hindi. Dalawang dangkal. Ah, dalawang dangkal yung distansya. Tapos yung sunod na kinalat niya. Kulay green. Tapos puti. Yan. Alternate lang po talaga yung paglagay. Ito naman yung kulay puti. Tapos yung susunod nyan, ganun ulit. Wala na ulit. Pabalik-balik lang. Ganun lang siya kasimple. Pero kung hindi mo pa masyadong kabisado, talagang mapalabang ka dito. Ang mata mo dito. Sobrang liit na mga gamit. So ayan. Kita niyo yung pagkakasunod-sunod paglagay ng pagkati naman sa laot. Maraming isda ang matalian. Dorado. Hirapan si
at saka turbo at saka sa isda. Pag ginamit na to, ingatan lang pagka-arrange kasi pag nagkahalo-halo, talagang mahirap ayusin. At saka minsan hindi pa naaayos. Talagang gagawa ka talaga ng bago. Kagaya nito. Okay. So, ayan guys. Pabalik-balik na lang yan. Alright. Napakaganda gamitin kasi ang daming nakukuhang isda kahit walang pain. Ito lang walang pain, parang ano lang, pangpaakit lang yung ano, kakahuli ng isda. So, ayun, sana may natutunan po kayo dito lang. Bye bye.